na ba? Nabalita mo na ba? Ang Filipino cuisine ay napakasimple lang before bago dumating ang ating mga mananakop. Hey guys, JP here. Makakasama nyo for this episode ng Cookflix by JP Vlogs. Marami sa ating mga Pilipino ang hindi alam ang iba't ibang cooking methods na ating ginagamit. Marami sa atin ang pamilyar lamang sa pagpiprito, paggalaga, at pag-ihaw. Ngunit hindi natin alam na ang mga ginagawa pala natin o mga ibang tawag sa ating mga putahe ay siya namang cooking method na ginagamit nating mga Pilipino. Alam mo ba ito? Ang pamamaraan ng pagluluto nating mga Pilipino o ng ating mga ninuno ay napakasimple lamang. Naimpluwensyahan lamang tayo ng mga dayuhan tulad ng Amerikano, Chino, at ng mga Espanyol. Gusto mo bang malaman ng iba't ibang cooking methods nating mga Pilipino? Panoorin mo ang video na to. Alam mo ba ito? Alam mo ba na ang adobo ay isang tradisyon na pamamaraan ng mga Pilipino na kung saan ang ginagamit nilang ingredients ay ang bawang at suka lamang. Ngunit nabago ito nang dumating ang mga Chino at kanilang ipinakilala ang soy sauce o ang toyo. At alam mo ba, ang binagoongan ay isang pamamaraan natin ng pagluluto na kung saan gumagamit tayo ng fermented fish at shrimp o tinatawag nating bagoong. At ito ang inihahalo natin sa ating pagkain at ang tawag natin ay binagoongan. At ito pa, alam mo ba na ang salitang binalot ay ginaya natin sa mga dayuhan na pamamaraan nila ng pagbalot ng aluminum foil sa kanilang mga pagkain? Imbis na aluminum foil ang ginagamit natin, ang ating ginawa ay nilagyan natin ito sa dahon ng saging. Inilagay natin ang pagkain at saka natin binalot. Ang tawag doon, binalot. Alam mo ba na ang binuro ay pamamaraan natin ng pagpepreserba ng ating pagkain? Nasubukan mo na bang magchicharon? Alam mo ba na ang pagchicharon ay tinutuyo ang karneng iyong chicharon bago mo ito i-deep fry? Chicharon! Ano ito ba? Ang Tagalog ng roasted chicken ay hinurnong manok. Hurno pala o hinurno ang tawag doon. At ito naman, pamilyang tayo dito, nilaga. Ito ang pamamaraan natin na kung saan inilalaga lamang natin ang mga karne. Eh, ang word kayang nilasing, pinainom kaya? Hindi po. Ang word na nilasing na hipon o nilasing na kung anumang seafoods yan, ang nilasing na pamamaraan ay ang panilang pinangluluto po ay ang alak na kanilang inilalagay. Pagigisa. Ang pagigisa sa ating mga Pilipino ay ang kombinasyon ng garlic, sibuyas, at kamatis. Maggisa ka! Maggisa ka na! Gisahin na! At ang tinola naman ay isang pamamaraan nating mga Pilipino na kung saan ang garlic at ang luya ay ating sinabawan. Siyempre, may kasamang karne. Relleno. Ang tawag pala sa relleno ay ito yung mga stuffed seafoods or stuffed, anything stuffed na pagkain. Meron tayong rellenong bangus, rellenong lechon, at bahala na kayo kung ano pa yung relleno. Basta anything stuffed foods. O yung may laman. Yung may laman sa loob. Relleno. Ang tapa or tinapa. Ang word na tinapa ay ating itinuyo ang pagkain o pinausukan ng pagkain. Tinuyo natin to sa ibabaw ng sikat ng araw. At yung iba naman pamamaraan, ating itong pinauusukan tulad ng tinapang isda. Ang kinilaw. Sinong mahilig sa kinilaw? Ang word na kinilaw pala ay itong anything na pagkain na niluto natin. Anything na pagkain na niluto natin sa acidic liquid tulad ng vinegar o suka at ng kalamansi. Eto naman,
dinaing. Ang dinaing na pamamaraan ay pinaghalo-halo natin ang garlic, suka, paminta, at saka natin binilad sa araw ang pagkain. At bago natin ito ihain, atin itong idipiriprito. Hindi dinaing ha, dinaing. Teka, ang halabos. Halabos. Ang word na halabos na kung saan iniistim natin ang pagkain at inahayaan tumadyo sa sarili nilang mantika. At ang ibang pamamaraan naman, ginagamitan natin ito ng soda o anything juices na magpapasarap dito. Halabos, inihaw o grilled. Iniihaw natin sa bumabagyong apoy ang anything na karne na gusto natin kainin. Inihaw. Ang pinakbet, ang pak na pak, hindi ka naman bet. So ang pakbet, ito yung mga pinaghalo-halo nating vegetable. May iba't iba itong pamamaraan ng pagluluto, depende sa rehiyon. Ang iba, nilalagyan to ng karne at ang iba naman, isda ang inilalagay dito. Ang pinakbet ay pinaghalo-halong gulay tulad ng sitaw, okra, talong, at kalabasa. Sarsyado. Sarsyado. Ang sarsyado ay anything daw na pamamaraan ng pagluluto natin mga Pilipino na kung saan nilalagyan na natin to ng tomato sauce. Eh ang sinigang kaya? Sinong mahilig sa sinigang? Ang sinigang ay kakaiba. Hindi. Ang sinigang ay pamamaraan natin ng pagluluto na kung saan ang soup nito ay ginagamitan ng maaasim na prutas o anything na maasim na ating inilalagay. Sinangag. Mahilig ka ba sa sinangag? Ang pagsasangag o sinangag ay kung saan ito ang pamamaraan ng ating pagluluto ng kanin na may kasamang maraming bawang. Sinangag. So, paano ba guys? Yun na lang muna ang ating ituturo ngayon. Sana may natutunan kayo. At kung wala naman, sorry. Hi guys! Thank you for visiting my channel and my page. Huwag kalimutang i-like at subscribe kung nagustuhan mo ang mga videos dito.